Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. At alam ko po na marami na po tayong natututunan dito sa Bible Study Online. Ano po? Pero bago po ang lahat, simulan po natin ang gawain na ito sa isang panalangin. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito na mag-aral muli kami ng iyong salita. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang magsalita. Ikaw, Panginoon, ang siyang, Lord God, mahusap sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At itago mo ang iyong lingkod sa iyong banal na likuran at ikaw lamang ang siyang magsalita sa amin. Salamat, Panginoon. Tumaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Yan. Sabi ko po kanina, ipagpapatuloy po natin yung ating topic dito sa Bible study natin na paano malalaman kung alam ng isang tao ang salita ng Diyos. Sabi doon, he lives a holy life. Ano po? At tulad ng napag-aralan kahapon, sabi niya doon, it is a lifestyle. Amen po. Ayan. At ngayon po, pag-aaralan po natin ay yung number 2. Number 2, sabi niya po, dito po sa Proverbs o Kawikaan, chapter 10, verse 27. Ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga taon ng masama ay maikli lamang. Po, sa ibang translation po, sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Amen po. Ngayon, ang pagkatakot sa Diyos ay nagpapahaba ng buhay. Ano ba yung pagkatakot sa Diyos? Sabi niya po, ito yung takot na dapat meron tayong mga Kristiyano. Ano yun? Yung banal na pagkatakot. Pagkatakot kay Yahweh. Amen? Ayan. Yung takot na suwayin natin ng Panginoon. Yung takot na masaktan natin ang Diyos. Amen po. Yung takot na mabasag mo ang puso ng Diyos. Masaktan mo ang Diyos. Ito po yung dapat meron sa ating mga Kristiyano. Amen. Pero sabi niya, marami sa atin gusto humaba yung buhay po natin. Amen po. Yung tumagal tayo ng nag-i-enjoy sa buhay, pero paano nga ba pahabain ang buhay? Ang sabi po doon, sa binasa po natin, ang taong may paggalang o takot sa Diyos, alam niya ang kahalagahan ng paghahandog ng buhay sa Diyos. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya yung buhay natin ay ialay natin, ihandog natin sa Panginoon ng banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yung hindi natin hahayaan na maghari yung kasalanan sa buhay natin or yung maging yung parte ng katawan natin ay hindi natin hahayaan na kumbaga ay maghari pa rin yung kasalanan o magamit sa kasalanan. Ano po, alam niyo po yung mga tao na alam niya, yung may pagkatakot sa Panginoon, yung may paggalang sa Panginoon, alam niya ang kahalagahan na paghahandog ng buhay sa Panginoon. Alam niya na yung kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Dahilan sa alam mo na ito ay templo ng Espiritu Santo, ay makikita natin na dito mag-glorify yung buhay o ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo po dito sa binasa po natin, ulitin ko po, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay. Okay po, start po natin diyan. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagpapahaba ng buhay. Ngayon, kapag takot po tayo na gumawa o labagin ang utos ng Diyos, alam niyo po, ito yung magiging dahilan para bigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. At sabi niya dyan, yung mga may takot sa Diyos,
Lahat ng magagandang bagay ay dadaloy sa buhay ng isang tao na may takot sa Diyos. Ayan. Alam niyo po, dito po sa binasa natin, dito po sa binasa po natin, ano po, may mga, para siyang, kumbaga pagka nagpapakonsult po tayo sa doktor, ano po, maaring sabihin niya na, ito yung kainin mo, ito yung gawin mo, yung healthy living, exercise, at kakain ka ng mga healthy foods, ano po, ito po ay ginagawa natin. Ngayon po, ito po ay hindi, kumbaga, hindi siya guarantee na hahaba yung buhay natin. Yes, makakatulong siya sa health po natin. Pero alam niyo po, di ba may mga tao naman na, kumbaga, kahit healthy siya, hindi natin alam kung kailan matatapos yung buhay niya. Wala po tayong kasiguraduhan doon. Maganda po yun. Pero alam niyo po, wala po tayong kasiguraduhan doon. Pero dito po sa binasa po natin, may mga tao na may takot sa Diyos, pero namamatay ng maaga. At meron din naman na yung iba na, naman na walang takot sa Diyos ay nabubuhay ng matagal. Pero alam niyo po, generally speaking, alam po, sabi niya dyan, dito po sa Book of Proverbs na to, sa chapter na to, ay sabi niya, yung mga tao na God-fearing, yung mga tao na may wisdom galing sa Lord, alam niyo po, sila yung mga tao na nabubuhay ng matagal kaysa doon sa mga taong walang takot sa Diyos. Ano po? Yan. Yung mga tao na nabubuhay na may takot sa Diyos, yung may godly wisdom, iniiwasan nito na siya ay magpatuloy sa kasalanan. Iiwasan niya yung mga bagay na makakasama sa kanya. Bakit? Kasi alam niya na yung kanyang katawan ay templo ng Holy Spirit. At alam niya, iniiwasan niya yung mga kasalanan na makakapagpaiksi ng kanyang buhay. Kundi, pinapraktis ang buhay ng may kabanalan. Amen po. Yun, sabi ko nga po kanina, marami sa atin gusto natin humaba yung buhay po natin. Marami sa atin, maraming ginagawang paraan para sa tingin natin ay madugtungan natin yung buhay natin. Pero alam niyo po, yung buhay natin ay hindi natin hawak. Maring anytime, pwede yung bawiin ng Diyos. Amen po. Pero ito po, yung mga tao na namumuhay na may takot sa Diyos, yung may godly wisdom, sabi niya ganyan, iiwasan niya yung kasalanan na kung saan mapapaigsi nito ang kanyang buhay. At sabi niya, yung mga tao na may takot sa Diyos, sabi niya, iniiwasan yung mga bagay na unhealthy. Bakit? Kasi takot niya na masuway ang Diyos. Takot niya na malabag ang Panginoong Jesus. Ngayon, sabi niya ganyan, yung mga may takot sa Diyos ay nagbibigay ng ibang level ng self-control. Ulitin ko po, yung mga tao na God-fearing, sabi niya, nagbibigay ng ibang level ng self-control. Ano po? Ayan. Sa atin po mga Kristiyano ay yung katawan natin dapat nag-glorify ang Diyos. Kasama dito ang lahat ng areas ng buhay natin. Ano po? Naalala ko po, mayroon po akong nabasa tungkol sa isang sikat na singer na namatay. Alam niyo po, ang gusto po niya, ang plano niya sa buhay niya ay tumagal. Ano po, gusto niya na mabuhay ng 150 years.
Sino pong may gusto mong mabuhay ng 150 years? Ano po? Ngayon, ito pong singer na ito, sikat po ito. Ngayon, sa kagustuhan po niya na humaba pa o madugtungan na madugtungan yung buhay po niya. Ngayon, nag-hire po siya ng mga personal physician niya. Para nang sa gayon ay mabantayan yung kalusugan niya, yung mga kinakain niya, yung health niya. Ano po? Nag-hire siya ng mga personal niyang mga doktor para tumagal yung buhay niya. Sa kagustuhan niya na humaba pa yung buhay niya, ay hinahire niya itong mga ito. Binabantayan yung pagkain niya, yung kalusugan niya, yung mga kinakain niya, ano po. Ngayon, isang araw ay binawian siya ng buhay. Na hindi malaman, sa hindi malamang kadahilanan. At dumating yung time na hindi niya na kinailangan yung mga hinahir niyang mga doktor para sa kalusugan niya. Bakit? Kasi natapos na yung buhay niya sa mundo. Pero ang nakakalungkot ay hindi niya nakilala ang Panginoon. Amin po, hindi po natin alam kung gaano po katotoo yung balita na iyon, ano po. Pero isang bagay ang totoo, yung buhay po natin ay matatapos. Yung buhay po natin dito sa mundo ay mawawala. Pero isang bagay ang sigurado po, na kapag ang buhay natin ay binigay natin sa Panginoon, na hayaan natin na siya yung mag-ingat. Ano po? Sabi niyan, yung buhay natin na inihandog natin sa Panginoon, eh huwag natin hahayaan na maging instrument ng kasalanan. Ano po? Kasama dito lahat ng areas ng buhay natin na kapag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, eh kasama doon yung lahat ng areas. Ang mga Kristiyano na may takot sa Diyos ay at ina-apply yung godly wisdom na nakuha nila sa, at gagamitin ito sa lahat ng areas na yon, alam nyo po, ay may kasiguraduhan na ma-enjoy ang mas mahabang lifespan. O mas ma-enjoy nila yung buhay nila kaysa doon sa mga hindi. Ulitin ko po, ang Kristiyano na may takot sa Diyos at ina-apply ang wisdom na galing sa Diyos, sa lahat ng areas na to ay may kasiguraduhan na na-enjoy o ma-enjoy ang mas mahabang buhay kaysa doon sa mga hindi. Ngayon, doon po, paano malalaman na alam ng isang tao ang salita ng Diyos? One, sabi niya, he lives a holy life. Tulad ng tinuro ni Pastora Joy kahapon, it is a lifestyle. Yun na yung pamumuhay mo. Amin po. At ito yung makukuha natin kapag alam natin ang salita ng Diyos, na-apply po natin. Amen? Ngayon, sabi niya, number two, nagbibigay sa'yo ng mahabang buhay. Nagbibigay sa'yo ng mahabang buhay. At ito po, ang kagandahan, ano po, na alam natin ang salita ng Diyos, kilala natin ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Ano? Ayan. Maganda na magkaroon po tayo ng paggalang, sabi po dito sa ibang translation, paggalang at pagsunod sa Panginoon. Dito po sa ating binasa ay sabi niya, ang takot sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon at ito ang magiging kumbaga, dahilan para magkaroon po tayo ng mahabang buhay dito sa mundo. Hindi natin hahayaan na maging yung katawan natin maging kasangkapan ng ano, mga unhealthy living, yung mga kasalanan. Ano po? Kasi alam nyo, dun sa pangalawa, sabi niya, yung mga taon ng masama ay maikli lamang. Yung mga tao na
Walang banal na pagkatakot sa Panginoon ay magpapatuloy sa saan? Sa unhealthy pattern ng pamumuhay nila. Ulitin ko po, yung mga tao na sabihin natin nagpapatuloy sa kasalanan, sabi niyang ganyan, eh magpapatuloy sila sa unhealthy pattern ng pamumuhay nila. Magpapatuloy sila sa paggawa ng mali na kung saan wala silang wisdom galing sa Diyos, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kaya series ng mga pagkakamali at mga negative na consequences ang mararanasan nila at ito ay hahantong sa maagang kamatayan. Ayan po. Kaya dapat, sabi niyang ganyan, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ito ay isang paraan para magkaroon po tayo ng mahabang buhay. Matuto po tayo na magkaroon ng reverence sa Diyos. Magkaroon po tayo ng paggalang at pagsunod sa Diyos. At dahilan doon, ay magkakaroon po tayo at bibigyan tayo ng mahabang buhay. Ano po? Ayan. Maganda po, doon po sa binasa po natin, ayan, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga taon ng masama ay maikli lamang. So, ngayon, ang pagkatakot sa Diyos ay isang desisyon dapat natin gawin. Kung gusto natin na humaba pa yung buhay po natin. At isang bagay pa po dito, yung paggalang natin sa magulang natin, isang dahilan din para humaba yung buhay po natin. Ano po, yung pagsunod sa mga magulang po natin. At ito po ay isang utos na may kasamang pangako. Ano po? At ang sikreto po ng mahabang buhay ay hindi po pansit. Ano po? Ito po ang sikreto po ng pagkakaroon ng mahabang buhay ay ang pagkatakot o pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Ayun po. At yun po ang nais ko pong i-share po sa inyo sa hapon na ito. At magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, pray po tayo. Lord Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, pagsunod sa iyo, Panginoon, paggalang sa iyo, Panginoon. At sa gayon, Panginoon, matutunan namin na sumunod sa iyo at magkaroon ng mahabang buhay ang bawat isa sa amin. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nanonood, pagpalain mo ang bawat nakikinig ng mga salita mong ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, marami pong salamat sa time ng bawat isa sa atin. Magandang hapon po.